Hello mga kaprobinsyana. So ayan, yung gagawin natin ngayon, yung video natin ngayon is about magta-transform tayo ng plants natin. I mean, magpapalagay ako ng net sa itaas nila kasi nga masisira yung mga orchids ko. Kasi oh, tingnan nyo. Yung dito na part is hindi siya direct sunlight. So nakikita nyo, yung kulay nila is may pagka-green pa, healthy pa. Pero eto naman sa side na to is yung kulay nila is ayan na, nagkukulay ano na siya, dilaw, naging yellow green na siya. So sabihin, hindi na sila healthy. So kailangan para mabawasan yung light na yung sunlight nila, kailangan natin maglagay ng screen or net sa itaas. So yan yung gagawin natin ngayon. Kasi nga, hindi sila pabor na ibabad sa araw. So, kung papabayaan natin, kawawa sila kasi mamamatay lang sila. So, kasi katulad dito, etong halaman na to, yung padakaki na to, yung ginawa namin is nilagay namin siya indoor. So, hindi siya komportable kung ba, o hindi niya bet na hindi siya pwedeng i-indoors kasi nga hindi nagpo-form yung mga dahon niya. So, ibig sabihin, kailangan niya ng direct sunlight. Kailangan niya lagi ng araw. Ayun na. Hindi ba nagpo-focus? Kailangan niya ng araw. So, mga 1 week na ata na nasa labas siya, nilabas namin ng bahay, eto na siya, nagkakaroon na siya ng mga dahon. Ayan. Kakaroon na siya ng mga dahon. So may mga halaman talaga na dapat alamin natin kung kailangan ba nasa direct sunlight sila or hindi. Pareho din itong kalachuchi na to. Ito, nilagay namin sa direct sunlight dito na side. Pero ito, nasa ilalim to ng langka, ng puno ng langka, kaya hindi siya na aarawan masyado. Kaya hindi siya nagpo-form ng mga dahon niya. Baka hindi ko pero okay naman siya. Yun nga lang, hindi siya nagpo-form ng mga dahon niya, hindi siya namumulaklak. Ibig sabihin, kailangan nila sa direct sunlight. Ayan, matagal na kasi siya, matagal na itong naitanim. Pero kung bagong tanim pala, syempre, hindi dapat nakababad din sa araw. Tapos ito naman, ayan na, namulaklak na yung ating minimum flower. So, yung kulay purple pa lang, yung namulaklak. Ayan. Namulaklak pa siya. Ayan. So, namulaklak na siya. Marami na siyang pwede ipopulit ulit. Pero, hindi pa ako makakat ngayon. Meron akong nakat. Pero, hindi pa siya natanim. Meron na ako natira dito na matagal na itong naitanim ko. So, eto na sila. Ayan o. Patulad din ito. So, eto. Etong green na to is naka, ano to, bagong tanim ko. Last na ano ko to. Ang last na tanim ko to, parang ano ko lang to, binaon. Ayan o. So, ibig sabihin, etong kulay yellow green na to, nauna to. Pero hindi ko sila nilagay sa direct sunlight. Kaya ayan o, naging kulay yellow green sila. Pero yung bagong tanim ko, na parang, ano to, mga 1 week. 1 week na ata, more than 1 week na ata to, na inilipat ko sila dito, naka direct sunlight to. Kaya yung kulay niya, yung dahon niya is kulay green talaga siya. Dark na green. Ayan na. Ayan. So, ayan yung mga halaman natin ngayon. So, nakikita nyo. Kapag kinumpare nyo yung mga naka-direct sunlight at hindi naka-direct sunlight, ayan. Yung iba dyan, nilipat-lipat na namin. So, eto yung mga nasapat pa, yung mga bagong tanim. Mga 1 to 3 weeks or more na ata yung iba. So, ayan. Tapos eto, nilipat namin sa malaking pot para pwede siyang pang-indoor. Subukan namin kapag ano na talaga siya, tumibay na talaga siya.
ilalagay namin doon. Ito. Katulad dito, yung croutons. Yung croutons, kailangan pala naka-direct sunlight to. Pero, kita nyo naman, iba yung kuang, yung pagka, tawag ito, yung pagka-healthy ng kanilang, dahon is hindi gaanong healthy, hindi gaanong darker yung color. Kasi nga, dito na nasa ilalim siya ng puno ng yog. So, kailangan, ilipat ko sila sa direct sunlight. So, eto yung iba. Ayan. Yung anthurium ko, marami na ring bulaklak. So, naghihintay na lang to ng ano, ng floral foam para ilagay ko ulit kila nanay at saka kila tatay. Pag nakadala ulit ako doon. So, ayan. So, eto naman, yung aking lemon, nag-iisa lang to, mga kaprobinsyana. Nag-iisa lang to, pero ayun o, ayan na naman na. Si ano. So, ayan na naman yung caterpillar, si Mr. Caterpillar, ayan o. Di ba mag-focus? Ayan yung mag-focus. So, ayan. Basta ayan siya. Nangangain na naman yan. So, yung gagawin natin is kukunin natin to. Basta tayo mag-focus. Basta ayan siya. So, yun yung mahirap dito kasi ay naku, hala, ang dami pala nila, oh. Ang dami nila. Ayan pa, oh. Kanina umaga ko lang to kinunan, pero ngayon, dami na ulit nila. Kaya't nagagaling ang mga to. So, ayan, nasisira yung mga, ano, mga dahon ng lemon ko. Tsaka yung dahon niya, hindi na siya healthy, nagiging green na siya. Siguro na over to sa ano tawag dito? Sa tubig, hindi ko alam. I-observe ko pa to, kung ano nangyayari. Tapos, may nag-iisang bunga siya. Ayan eh. Nag-iisang bunga niya. Pero yung mga caterpillars na to, naku nga, naku, naku. Alam ko anong gagawin ko sa mga to. Ito. Ngayong araw ah, magkukunin ko to. Pero, ay! Alam. Nakatakot ah. Wait lang guys. So. Tapos, ito naman yung iba. Ayan. Ito yung iba kong halaman. Ito din yung, ito yung bougainvillea namin. Hindi namin alam kung ano ang dapat gawin dito kasi dati nasa direct sunlight to. Tapos ngayon, nilipat namin dito sa ilalim ng puno ng langka. So, ano lang, trial and error lang kung saan lang sila hiyang. Doon sila, ano, mag-stay. Doon namin sila lilipat. Tapos ito yung mga halaman na to. Hindi ko rin alam kung direct makailangan dito, direct sunlight ba o hindi. Kasi ayan o, eh, ilang lipat ng mga to. Ilang lipat na sila, hindi namin alam kung saan sila hiyang. Ano, namamatay sila. So, eto naman, dito naman, direct sunlight to. Mukhang okay naman yung itsura nila. Yung dahon. So mga kaprobinsyana, eto na po yung sinasabi kong White Christmas na pinakita ko last time. Ayan na siya, oh, nagsisimula na siyang maglagas. O, oh, kita nyo yung mga white na bulaklak na yan, mga dahon na yan, nalalagas na yan. Yan na, malalagas na.
papalit na yan ng ano, ng dahon ulit. Nagiging puro dahon na lang ulit yun, yung kulay green talaga. So ayan na nga, gumagawa na sila ng ano, maglalagay na sila ng poste. So ayan, gagamitin namin yung kawayan. So ayan guys, mga kaprobinsyana, meron kami tanim na Chinese bamboo. So dito kami kukuha ng pang poste at saka yung parang yung sa itaas, yung basta nilalagay sa taas. Ayan siya. So, etong tanim na to, etong bamboo na to, is yung lolo ko pa yung nagtanim nito. So, eto ngayon, napapakinabangan namin. So, siya yung nagturo sa amin kung paano, kung ano ka-importante ang pagtanim. Para sa kanya, pag may itinamin ka ngayon, may aanigin ka talaga. Kaya, tama naman siya. So guys, eto na po yung ginawa namin. Ayan. Bali yung mosquito net, eto yung ginamit namin kasi luma na, hindi naman ginagamit na. So ayan siya. So, hindi natin malalaman kung okay siya sa araw kasi makulimlim na yun. Ayan. Sa ilalim niya, nilagyan lang namin ng alambre. So protection sa araw para sa mga halaman ko. Sana ay effective ito para sila maging healthy na. So ayun guys, kung nagustuhan yung aking video, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated pa kayo sa aking mga ganap at more videos pa. See you again next time guys. God bless. Stay safe everyone. Bye.